Kapag sinasabi natin ang salitang tahanan, pumapasok sa isipan ng isang pamilya na pinagbuklod ng dugo at ng pagmamahalang natural na lumalabas galing sa ugnayang ito. Ito ay isang salita at ugnayang inaasam ng lahat, ngunit mahirap matagpuan ng marami sa atin. Katulad ni Noel Monnier, na sa mahabang panahon ay kalye ang itinuring na tahanan, isang tahanang walang pamilya at walang pag-aaruga. Dear Charo, mula 17 anyos pa lang ako, matapos lumayas sa malulupit na kamag-anak sa Mindanao, Luneta na ang naging tahanan ko. Ang mga pulubi. Tindel. Maging snatcher ang kasama ko sa aking malawak na bahay at dito na kami nabubuhay. At namamatay. Sarado ko na ba dito? Pwede pa naman tayo sa kawa kasi. Nakakita mo ba yung nangyayari kay Baldo? Ayokong tumanda at namatay sa kalsada. O, pagkatapos ng 10 taon, subukan naman natin magsama sa totoong bubong. Pero pagkatapos ng 49 na taon, nagdesisyon na akong maghanap ng panibagong tirahan. Iyong may bubong. Iyong mas ligtas para sa aking edad.
Sa papa mo ikaw humingi. Pandating na yun. Dali. Pa, oh. Pahingi pong baon. Ha? Ako doon kasama mo kumuha. Oh! Bakit ako? Saan napunta yung kinita mo? Joseph naman? Ito nga pala yung mangungupa, ano? Ay, pasensya na ho. Tuloy ho kayo. Tuloy po kayo. Dito po. Tabi, tabi, tabi. Uy! Dito ho, tuloy ho kayo. Tuloy po, dito po. Dito. Dito ho. Pasok ho kayo, tuloy. Sige, tuloy ho. Ako nga pala si Yoli. Ay. Ako naman si Noel, siya si Paul. Sige ho ah, maiwanan ko muna kayo. Salamat. Sige ho. Paul? Dito tayo magsisimula ng panibago. Uy! Joseph, wala mo talagang balak magbago, ha? Ayusin mo nga yung buhay mo para sa mga anak mo! Namamasada naman ako, ha! Namamasada? Uy, ate, lumabas kayo. Labas kayo. Labas, labas! Namamasada na naglalasing kasama yung mga barkada mo, ha? Paala ka na dyan sa buhay mo! Uy, Dad! Kusuhin mo lang anak mo! Labas! Dali, ah. Naman ako tanga, Paul. Alam ko namang darating tayo dito. Na makakita ka ng babae. Iiwan mo ako. Pero sana hindi mo na lang ako niloko. Maintindihan ko naman eh. Kahit masakit. Lorenz. Sana pag-uwi ko, wala ka na.
Kinuha yung pera ko. Hindi nila kontentong iwan ako. Pati ipon ko kinuha. Sanay naman ako ng ganito. Yung iniiwan, pinapaiyak. Kahit sa pamilya ko, ganun din ang kwento. Nasaan ba sila? Sa Utabato. Pero mga magulang ko, matagal nang patay. Noong pang World War II, yung mga kapatid ko, hindi ako tanggap. Pati nung mga naging asawa nila, alam mo na, bakla kasi. Pwede bang humingi ng isa pang araw na palugit sa'yo? Tsaka na lang ako haalis. Bakit haalis? Wala na ako bayad na renta. Tinangay lahat ni Tuli. Tapos yung buwang ito, hindi ko rin mabibigay. Okay lang. Dito ka na muna. Hanggang sa makaipon ka ulit. Ano naman ang itindihin mo renta? Ha? Sigurado ka? Salamat, Yoli. Salamat. Ma'am, tulungan ka na lang po namin. Na. Ako nga po. Tulungan kayo sa labas. Kado. Taka na. Sali. Kuya. Ano, kumain ka na ba? May sardinas pa dyan. May problema ka? Wala, kuya. Okay lang ako. Ginagawan kita ng bagong kwarto para may makarenta pa dun sa luma mo. Para hindi mo naiintindihan yung renta. Yoli. Sagot ko na ang bigas pang araw-araw nating pagkain. Kuya, huwag na. Ano ka ba? Yoli. Hindi naman ako pwedeng tumari dito ng libre. Ayoko maging pabigat sa inyo. Kung tutulungan mo ako, tutulungan din kita. Salamat, kuya. Ah, tutulungan talaga kita. Ba, sanay ako magtukpok nito. Oh, ito muna. Ito, kuya. Oh, sandali, susukatin ko lang. Para eksakto siya. Akin na. Oh. Yan ang biranda natin. At ito naman, para sa swimming pool. Bongga, di ba? Kuya, talaga mong pagbiro. Bakit? Imposible ba magka-swimming pool tayo? Aba! Walang imposible, no? Salamat, ha? Salamat.
mauna na ako, matutulog na ako. Ilang kuya. Oh, saan na naman galing? Mukhang bibisitin, ha? Pagod ako. Bakit nakakapagod bang maglaseng, ha? Asan yung mga kinita mo? Ba't palagi ko tama sa pamilya na to, ha? Ha? Nagbumukha ka ng pera, eh. Ano? Ilang pera? Tulis sa Lunes. Anong baon ng mga bata? Si Giselle kailangan ng pera pambayad sa isang project. Babagsak siya doon pag wala tayong nabigay. Hindi naman ako humihingi ng pera para sa akin, ha? Hindi para sa mga anak mo. Nakakalimutan mo na yata yung responsibilidad mo dahil sa mga alak mo. Eh, kasi kung di ka nagdadagdag ng isang pampala mo, hindi sana walang dagdag hirap. Paano naging pahirap si Kuya Noel? Eh, siya nga yung nagbibigay sa akin ng pangkain kahit hindi naman niya kami responsibilidad. Ginagawa niya yung hindi mo magawa-gawa. Eh, magsama kayo ng baklang yan. Joseph! May marami. Ikaw din, ha? Pasok ka pa. Kuya, almasal tayo. Sige. Saka mo na ba? Jocelle, halika. Halika dito na ako. Kailangan mo daw ng pambayad sa project. Ito, oh. Kuya, ano ba? Wag na. Pera mo yan, eh. Pero kailangan ng anak mo para sa school, di ba? Salamat, Kuya. Pag may pera na ako, babayaran kita, ha? Wala yun. Oh, sige na, pasok ko na sa school. Huwag ka na umiyak. Dali mo muna sa labas, maglaro muna kayo, ha? Sige. Dahan-dahan kayo, baba ka muna, yan. Okay, mag-ingat ka. Dolly, yung away niyo nung asawa mo kagabi, ayaw ba ako dito ng asawa mo? Pwede naman ako umalis. Kuya, huwag mong pakinggan yun. Alam mo naman si Josie, pag nalalasing kung ano-anong sinasabi, di ba? Tsaka, wala naman talagang karapatan yung magpaalis ng kahit na sino dito sa bahay. Wala naman na iaambag yun dito sa bahay. Ganoon nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Yoli. Dalawang taong kailangan ng tulong ng isa't isa. Hanggang sa di ko namalayan na unti-unti ay naging bahagi na ako ng pamilya niya at naging bahagi na sila ng buhay ko. Huwag kayong mag-away, ha? May dala-dala akong pagkain. O, ito. Ha? O, yan. O, pag-hati-hatian nyo, ha? O, ikaw. O, ikaw naman, o. Kuya, ikaw. Eh, busog pa ako. Mm-mm. Sigurado ka ba? Oo, naman. Sige, kumain lang kayo, ha? Ayoko na nag-aaway, ha? Pangit yun, ha? Kain ka, kain. Salamat, kuya. Oo. Ito mga pagkain, hindi kayo. Wow, tingnan mo yan. Ayan, o. Wow. Ang dami naman yan. Salamat po. Ay, walang anuman. Uy, tingi ako niyan, ha? Opa. Salamat, ha? Oo. Galing yan sa mga sponsors dun sa Golden Gaze. Eh, marami silang pinamimigay, lalo na pag may pageant. Ito sinasabi ko sa'yo. Oh, ito marami pang groceries. Cup noodles. Ang dami pang dala ni Kuya Noel. Ang sarap nito! Ito, marami pang groceries. Ay, salamat sa pagpapaganda sa Baywalk. Ang dami tuloy tao. Bentang-benta yung mga paninda ko, no? Ay, sandali nga pala.
Siyempre, Pasko ay hindi kumpleto kung walang regalo! Ito kay Yoli, kumot galing sa Bumbay. Wow, kuya, salamat. Ito naman kay Joseph, para pag nasira yung sidecar, hindi na nangihiram. Salamat. Wala po ba kaming regalo? Aba, mawawalan ba kayo? Meron siyempre. Ito para sa'yo. Wow, Jennifer. Thank you po. Ito naman, para sa'yo. Yay! Ito, kay Jocel. Maraming salamat po. At ito, bigay nyo kay Joey pag-gising niya, ha? Gusto nyo ba? Opo, salamat po. Merry Christmas po. Iyan naman ako. Wala kami regalo sa'yo. Aba, ang tagal-tagal ko nung nagpapaskong walang bahay. Walang kasamang pamilya. Yung nandito ko, kasama nyo, pinakamagandang regalo nyo sa akin. Magkaraming Pasko, Kuya. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Ang kaganda! Patingin niya! Joseph, nasa lamay ata. Lamay? Paano may inuman? Ako naman, Joseph, ang anak na ako. Tumawag ka ng tulong. Diyos nga, Joseph. Yoli, kapit lang, kapit lang. Hingi akong tulong. Si ano, si Tess Hilot, pakitawag. Si Tess, magkaaway kami nun eh. Ano ba naman yan, Kuya Noel naman? Magbati na kayo, tapos makapag-away ka nilang paglabas ng bata. Please naman, please. Sige, eto na, eto na, eto na. Eto na, eto na. Paano? Baka malaglag ko siya. Hindi, ganito madali na. Alalayan mo lang yung likod at saka hawakan mo yung ulo. Yan. Ganito? Yan. Oh. Hindi. Ang kit-kit naman ng baby na to. Ba't di ba naging anak kita, ha? Ano mo, minsan, kuya, naisip ko sana iba na lang yung ama ng mga anak ko. Siguro hindi ganito yung buhay ko. Pero hindi. Nagpakatanga ako. Pumili ako ng lalaking hindi maaasahan. Nagmahal ba ka ng lalaking hindi maaasahan? Alam ko yan. Reyna ako niyan. Aba! Umayag din eh. Tama, wait, sis. Tama lang. Cute. Kaya ikaw ah, huwag kang gagaya sa mga lalaking hindi maaasahan ha. Ari munding. Kuya, hindi ko na talaga matandaan tong bahay na to na wala ka. 9 years na rin. 9 years na. Mas katuwang pa kita kasi sa tunay kong asawa. Yoli, tama na yung drama na yan, ha? Mabuti pa bukas, sumama ka sa akin sa Golden Gates. Para sumaya ka. Oo, masaya doon. Ari munding. Ano? Hindi ko ba nakalimutan yung pulbo ko? Dito lang itong ganun. Salamat. Ma, Kuya Noel, saan pa kayo pupunta? Pupunta kami sa Golden Gates. Makikipagkita si Kuya Noel mo tsaka sa mga kaibigan niya. Magpapagent sila ulit. Sama po ako. Eh, ako, hindi na. Tapusin mo yung mga assignment mo at tsaka pantayan mo yung mga kapatid mo. Pati yung iba, papasukin mo na. Kanina pa yung nasa labas. Sige na, Kuya. Diba sabi mo dati, sasama mo ako doon? Saka na lang, Jennifer.
Pakinig ka na muna sa mama mo. Oo. Si Jessie na lang ang lagi mong gustong kasama. Hayaan mo na yun. Sige, lika. Makiuli na tayo. Tara, Baby Jessie. Tignan mo, ang ganda-ganda ng ilaw ng batang ito. Siyempre, mana sa akin. Anak, kamag-anak ka talaga. Talaga may pinagmanahan. Ayaw na kami ng kilikili mo. Hindi komportable. Ah, oy, ang pangklase ka, Lola. Tignan mo, oh, kabisado-kabisado ko na yung batang yan. Kulang na lang maniwala ko na ikaw na talaga ang tunay na ina. Aba, why not? Ah, bakit? Pinakatago kang matres sa ilaan ng gown mo? Ano ka ba? Hoy! Baka mamaya demanda ka ng tunay na inayan, no? Ano pa ba? Rukilyo na rin ako. Ang mga anak ni Yoli, parang mga anak ko na rin. Lalong-lalo na to si Jessie Boy. Ay, di pag sa start ng show, biliksan nyo! Miss Lambat, Miss Photogenic, oh, Miss Fortune, oh, Miss Antarctica, Miss Aquatica. Ano yan, ate? Ano ba? Kulit mo, di ko na nga maintindihan eh. Jennifer, nako. Huwag mo itulak yung kapatid mo, ha? Huwag mong patulan yung bata. Ay, parang. Kuya, makumay ka na. Oo, oh, yan ha. Inita ako. Wala nang reklamo. Kasi, wala yung bunso ko eh. Jessie, aliga, aliga, papa. Aliga, papa. Tulog na po tayo, papa. Oh, sige. Magbigay na ako kahapon, ha? Tumingi ka na naman ngayon? Para di ka na nakukontento, ha? Kakarampot lang yung binigay mo, magyayabang ka na? Maglalasing ka na ulit? Ha? Ilan ba yung anak natin? Ano ko sa'yo, hindi na natigil ang bunga nga mo, ha? Joseph? Yoli? Eh, baka magising si Jessie Boy, pati ibang mga anak nyo. At saka kung maaari, huwag na kayo masyadong nagtatalo. Kasi narinig ng mga bata, sigurado maapektuhan sila. Hoy, kumay ka lang dito ah. Sampit ka lang dito! Hoy! Huwag mong dinadamay si Kuya! Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan! Siya pa talaga kinakampihan mo, ha? Yan na nga lang nakikita rin dito, siya pa may ganang makialam sa atin! Siguro sa kanya si Jessie Boy, no? Ha? Kaya pinagkatanggol mo na ganyan? Kadiri ka! Napakadumi ng isip mo! Kumas na kadiri! Pinasama ka, patal ka ng patal ka rin, no? Mayangas sa sinasabi mo! Si Kuya Noel, yung kakainin niya, yung kikitain niya, binibigyan niya sa mga anak mo! Eh ikaw! Yung pambabayad mo ng kuryente, yun ang anak mo! Huwag, Joseph, huwag! Hoy, bakla ka! Kahit na nang gawin mo, hindi mo magiging anak yung anak ko, ha? Kahit papa o dati itawag siya ni Jessie, kung ano man yun! Ako pa rin ama niya na itindihan mo! Wala kang kinalaman sa pamilyang to! Hindi ko namin kaano-ano, ano, hindi mo! Tama na! Tama na! Yoli, okay na to? Hindi pa tayo yung kilay mo! Ha? Naku! Ako na. O, sige. Taas. Eh, kailangan manalo ako para may pambayad tayo sa kuryente, no? Oo. Dali, ah. Taas pa pa ako. Yan. Kuya, pasensya ka na sa mga sinasabi ni Joseph, ah. Alam mo naman yung utak ng punong-puno na ng alak. Kung ano na sinasabi. Eh, huwag kang mag-alala.
Kinausap ko na rin si Jesse Boy na huwag na akong tawagin Papa. Kuya na lang. Yun lang naman ako sa kanya. Kung ako naman ang masusunod, kahit naman anong itawag sa ni Jesse, okay lang naman eh. Tingin? Mm. Ayan, okay na. Talaga? Ganda. Okay na. Itatawag lang kita ng pedicab. Salamat, Jolie, ah. Ready na. Jennifer, baka naman maubos lang yung pera mo sa load. Buti pa tawagin mo na yung mga kapatid mo naglalaro sa labas. Kanina pa yon. Kaya pala text ka lang ng text. Kaya kayo nasisiguan ni Papa eh. Pakialam meron ka kasi. Siguro naman, sa ganda kong to, hindi ka na magdududa na ako ang ama ni Jesse Boy. Sinubukan kong tiisin ulit ang masakit na pagtrato sa akin ni Joseph. Para kay Yoli at para sa pamilyang itinuring ko ng akin. Hi, Kuya. Yoli! May pasalubong ka po sa akin, Kuya. Aba, siyempre naman. Ito, oh. Ah, bigyan mo rin sila. Apo. Yoli, magbibis lang ako, ha? Tutulong ako dyan. Lugod mo, mga palinda ko yan, eh. Pinapatuloy yung kapatid mo, hoy! Ma! Laro ka sa nanilaro! Nagulo tuloy yung mga inayos ko. Palibasa kasi, kinakampihin ka ni Kuya, kaya napakat bigas ng ulo mo. Huwag, Jennifer. Hindi naman sinasadya, eh. Sinasabi ko na nga ba, eh. Ito na naman yung kinakampihin nyo. Sino ka ba dito, ha? Hindi ka naman namin kaano-ano? Jennifer! Bunga nga mo! Ano yan? Mga gamit ko yan, ah. Labas mo yung cellphone ko. Kinuha mo, diba? Ha? Bakit ko kukunin? Ang sabi ni Jesse Boy, ikaw daw ang kumuha ng cellphone ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Siyempre! Hindi ka makapaniwala na itong paborito mo ang nagturo sa'yo. Nakita daw niya, kinuha mo yung cellphone ko. Ito ba? Ito ba ang sinasabi mo? Yan siguro nakita ni Jesse Boy na pinulot ko sa sahig. Baka kasi matapakan. Ako na nagmalasakit. Ako pa mapagbibintangan. Jennifer, ang tagal ko na dito. Sana noong ko pa kayo ninakawan! May nakita ka ba sa gamit ko? Meron? O sige! Ayan! Kalkalin nyo pa! Kalkalin nyo! Kalkalin nyo! Ilang taon nyo ako ditong kasama? Tapos mag-iisipan niyo ako na masama? Jennifer, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan naging ugali mo? Ha? Inalagaan kita simula nung bata. Tapos ganito mo ako itatrato? Thank you.
Bakit sinabi mo sa akin mo kukumuha ng cellphone niya? Eh, akala ko po, cellphone yung pinulit niya sa sahig eh. Yung itanong po si ate, sinagot ko lang siya. Paano kung umalis na ako, Jessie? Eh, di susama ako sa'yo, kuya. Umalis na lang kaya ako dito. Kuya, pasensya ka na sa nangyari. Pagpasensyahan mo na si Jennifer. Alam mo naman na simula nung pinagselosan niya si Jessie, di ba, lumayo na yung loob niya sa'yo. Pero dalawa na sila ni Joseph na nagsalita sa akin ng ganun. Kanina, habang pinagbibintangan ako ni Jennifer na magnanakaw. At wala isa man sa mga anak mo nagtanggol sa akin. Ramdam na ramdam ko na talagang sampid nga lang ako dito. Akala ko kasi, pagkatapos ng 12 taon, pamilya na ang tuling sa akin ni Joseph at ng mga bata. Kasi, pamilya na rin ang turing ko sa kanila eh. Yun lang naman ang hanap ko, Yoli. Yun lang ang gusto ko. Yung mga tao magmamahal sa akin, tatanggap sa akin, kahit anong mangyari. Yung magiging totoong pamilya ko, hindi ko yung nakita sa mga katubo ko. Hindi rin kay Paul. Akala ko, nahanap ko na sa inyo. Pamilya ka namin, kuya. Pamilya kita. Ulila na ako sa mga magulang, pero sa'yo ko naramdaman yung pagmamahal at pagkabay ng mga huling taon na to. Pagsasama namin ni Joseph, madalas takot ako. Madalas pakiramdam ko, mag-isa ako. Pero kuya, dahil sa'yo, nagkaroon ako ulit ng tapang at lakas ng loob na harapin itong buhay na to. Parang awa mo na. Huwag kang umalis. Nakikiusap ako. Huwag kang umalis. Thank you.
nangangalakal. Di ka naman nagsasapatos pag mangangalakal ka. Hindi ka na ba talaga masaya dito? Yoli, alam mo, mahal kita. Sobra kitang pinahalagahan. Kaibigan, anak at apo na ang turing ko sa'yo. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, kuya. Alam ko, nagiging makasarili ako kasi pinipigilan kita. Kahit na nahihirapan ka na, kahit na hindi ka na masaya. Masaya ako dito, Yoli. Kaya lang, ayoko maging problema sa inyo ni Joseph. Kaya panahon na para umalis ako. Maraming salamat, Yoli, sa mga tinulong mo sa akin, ha? Alam mo, pinatira ka namin dito para tulungan ka nung una. Pero nung huli, mas marami ka pang natulong sa amin. Hindi ikaw yung pabigat sa amin, Kuya Noel. Kami yung pabigat sa'yo. Kaya hindi na kita pipigilan. Kung yung pag-alis mo dito ay magpapasaya sa'yo, sige lang. Hinapin mo yung pamilya mo. Pumunta ka dun sa mga kaibigan mo sa Golden Gates. Pumunta ka dun sa lugar at sa mga totoong taong magpapasaya sa'yo. Dahil yun din naman yung gusto ko para sa'yo. Dahil mahal kita. Pagkatapos ng 12 taon, naghanap uli ako ng pamilyang kabibilangan. Pumunta ako sa Home for the Golden Gays, pero hindi ko nahanap roon ang kailangan ko. Kain ka na. Inanak! Ayoko, gusto ko si Kuya Noel. Inanak si Kuya Noel. Jessie, ano ba ang ingay mo? Jennifer! Huwag nang matigas ang ulo. Kumain ka na kasi hindi nababalik si Kuya Noel dito eh. Diyan ka safe. Napatira mo pa dito, naalis lang din pala. Alam niyo kung anong totoo? Mapipigilan ko pa sana siya kung ginusto ko. Pero ayoko na. Awang-awa na ako sa kanya. Yung hiya na ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa atin, nagawa niyo pa siyang pagsalitaan ng masama. Ikaw, kung nagkasakit ka, sino ba nag-alaga sa'yo ng trabaho ako? At ikaw naman, Joseph. Kung nagka-problema ka sa pamamasada, sino ba tumulong sa'yo? Sino bang umalalay sa atin nung nangangailangan tayo? Ikaw ba? Ikaw ba, Jennifer? Ikaw ba? Hindi tayo ang nahirapan sa pagtira niya dito. Siya ang nahirapan sa atin. At ako, nahihirapan ako sa inyo. Minsan gusto ko na sumuko eh. Huwag niyong hayaan na sukuan ko kayo. Tabi! Peste, buhay ito.
hear me? Noel? Anong ginagawa mo dito? Ate, tagal natin hindi nagkita. Eh, kumusta ka na? Kamusta na yung mga ibang kapatid natin? Sorry, nagmamadali ako eh. Kailangan ko na umalis. Ate? Ilang taon tayo hindi nagkita? Ayaw mo pa rin akong makausap? Baka dumating ng asawa ko, hindi kanya pwedeng makita. Dahil bakla ako? Ate, ang tatanda na natin. Hanggang ngayon, problema pa rin ba yun? Hindi mo naiintindihan eh. Hindi ko talaga naiintindihan, ate. Noon pa man, hindi ko na maintindihan. Kapatid mo ko. Hindi mo man na akong magawa yung pagtanggol sa asawa mo. Hindi mo man na akong nagawang pasilungin sa bahay mo kahit sandali. Ate, hindi ganun ang pamilya. Ang pamilya hindi sinusukuan. Pamilya? Kung pinahalagan mo ang pamilya, di dapat nun palang nagbago ka na. Dapat nun palang sumunod ka na sa amin at hindi mo pinagpilitan yung... Kabaklaan ko? Tama ka, ate. Hindi ko rin dapat sinukuha ng pamilya ko. At hindi kayo yun. Talaga sumuko, Yoli. Wag. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi naman halata, Joseph. Alam ko naman na dami ko ng kasalanan. Alam ko naman dami akong pagkukulang sa'yo, sa pamilya natin. Pero gusto ko magbago, Yoli. Sana hindi pa huli yung lahat. Kasi... mahal kita. Kung talagang gusto mong humingi ako ng tawag kay Kuya, gagawin ko yun. Baka hindi na natin siya makita ulit. Babalik. Akala ko rin. Ang paniniwala ko sa pamilya. Yung mga taong hindi susuko sa'yo. Nung mahanap ko kayo, kayo na tinuring kong pamilya. Ako muna sumuko. Dapat hindi ko ginawa yun. Pero mabigat kami sa'yo.
Totoo. Nahihirapan mo kasama niyo. Pero hirap din naman ako kahit wala kayo. Masirap pa nga, Yoli. Dahil mag-isa ako. Sana matanggap niyo ulit ako. Oo naman, Kuya. Lagi kang welcome sa bahay namin, sa pamilya namin, kahit anong mangyari. Kuya Noel! Jessie Boy! Miss na miss kita, Jessie Boy! Promise yan na ako. Promise. Susan, mas mahangin at malawak ito sa Baywalk kaysa doon sa tinitira natin. Doon kasi mainit, saka maipis, madumi, masikip. Mahangin at malawak nga. Wala naman kayo. Kuya Noel, alam mo naman may darating na problema lagi sa pamilya namin, di ba? At lagi kang madadamay. Alam ko yon. Alam ko rin na pwede ulit akong sumbatan ni Joseph. Pero, kaya ko na yan. Kaya na natin. Magkaramay tayo, di ba? Yun ang pamilya. Magkaramay tayo. Salamat, Jolie, ha? Pinapasok mo ako sa bahay niyo. Parte ka na ng pamilya namin, Kuya Noel. Salamat din, pinapasok ko kami sa puso mo. Doon na tayo magtinda at malapit na birthday ni Joey. Si. Kuya, pang merienda mo. Joseph, hindi na. Silang iniwan, dinadala pa rin ako ng aking mga paa sa pamilya ni Yola. Hindi lang bahay ang binigay nila sa akin. Pinadama nila sa akin ulit kung paano magkaroon ng tahanan. Sinubukan kong manawagan sa telebisyon para makilala ang aking mga kamag-anak, ngunit walang tumugon sa kanila. Masakit man, pero sa puntong ito ng aking buhay, sa tingin ko, hindi ko na kailangang tumanaw pa ng malayo para madama ang pagmamahal. Matagal ko na palang nakita ang pamilyang hinahanap ko.
At nagsimula ito nung mapadpad ako sa munting tahanan ng mga Ronquillo. Nagmamahal, Noel. Patunay ang kwento ni Noel at ng pamilyang Ronquillo na hindi kinakailangang maging magkadugo para maging isang pamilya. Minsan, mas malakas na tahanan ang nabubuo galing sa parehong pagmamalasakit sa isa't isa. Wala nang mas titibay pa sa isang tahanan na pagmamahalan at ang kakayahang magsakripisyo para sa isa't isa ang pundasyon. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.